Bye.
Pastor, na conta do mar, então vai na limpa do mar. Se o senhor está na porta, o problema é o lado, mas o senhor não para. Para na porta, vai lá na minha vida. Se o papo de Deus, o senhor está passando, o Espírito Santo, mata a salva da vida. Amém. Thank you.
pagpapagay kanyang tatanggapin ang buon ang Diyos.
sa dalang pangkot at murahan. Hindi na po nagtatambal ay paano para ang isda. Halilang at pangkakusap ako sa aking Jesus. Isama ko sa mga lagay na wala ang ahas magkaroon sa kanya kung sino siya. So, mga kalab niya na siya ang pangkakusap. Tumangin si Jesus. Inuwa ang tinapay at binigay sa kanila. Dahil din ang isda, ito ang katong at papakita ng Jesus sa mga lalaki pagkatapos na sila yung muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon na si Kristo. Buhay mabawa ng Yahweh Shaddai. Hindi natin si Yahweh Shaddai. Sa bahagi ng patuloy ng pag-inilay, tayo buhay na sa panahon na Oktava na muling pagkabuhay. Yung walong araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya po kung tutusin ay isang linggo na pagdiriwang sa pagkabuhay po yung panahon ng muling pagkabuhay ay magkakagal ng ilang linggo pero yung isang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ay aako ng pinatawag namin 8 araw hanggang sa pagdiriwang ng kabistahan ng takilang awa ng Diyos sa linggo. Ito rin po ay kasintaga ng pagdiriwang linggo sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay paano pa rin po ng kamustahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At pinalalahanan tayo ng mga kapat na tulad po ng binahayan sa mga nakasalatan. Ito ay ikatlong beses na pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ikatlong beses. Kung inyong babalik-balik yung buong pagpapahalaw sa mga nakalipas na mga pagbasa, kung inyong buong pinahintan yung aking mga barang na kasulatan ay nakikigal ko natin na yung unang pagpapakita ng Jesus ay doon sa tinatawag ko natin doon sa mismong araw ng aming pagkabuhay doon sa lugar na pinangyarihan na muling nabutan na kung saan umasok sa Jesus sa mga nakapiling na pintuan. So, pangalawa ay yung pagpapahayag doon sa dalawang disipulo na patungo Emmaus. Yung po ng pagpapakita wala sa unang panahon sa Tumas. Yung lamang ng doon yung sampu. At ay yung pangalawa ko ay yung pagpapakita ng Jesus doon sa dalawang pinakawag natin kasabi ng 72 disciples.
disciples. At ito ay doon sa pangingisda ng mga alagad sa ilog ng Tiberias. Bakit ko pala ito? Sabagat makita ko natin na yung pangingisda ng mga alagad sa ilog ng Tiberias ay kumawapansin ko natin ay isang maliwanag na palapagda ay hindi pa rin ang nakunawa na si Kristo po rin kapuhay. Bakit? Kasi po, kung yung maalala, sinabi ni Jesus sa kanyang mga labat, nung siya'y nabubuhay pa, ang sabi niya, mula sa kanyang pagkahawag sa kanyang mga labat, ang sabi niya, lulaan ko, ay hindi na kayo makiisda. Mula ngayon ay kayo ay mamapalakaya ng ganang tao. Pero ngayon, makita ko na rin sa ibang mga ngayon. Bumabalik sila. Bumabalik sila doon sa trabaho nila bago lumating si Jesus sa buhay nila. Alin mo? Ang mamapalakaya ang mamalakaya ang isda. Kaya ang sinasabi ni Jesus ay muling pinaalala sa matagal natin ay parang tinulog yung pangyayari doon sa unang pagkawal sa kanila. Paano sinabi ni Jesus, ihulog ninyo ang lampak sa inyong kalingkaran at makawaluli kayo ng maraming isda. So, ang hawak ay pumamanin ko sa atin ngayon. Una, ay minsan ang maraming pagkakuhan ay hindi yung gano'ng kadali. Kinakailangan patuloy ng paalala sa atin. Kinakailangan patuloy ng paalala sa atin tayo na si Kristo yung muling patuloy. Bakit? Kasi kung minsan, bumabalik tayo sa dami natin yung ugali. Yung dami natin yung ugali na kung saan hindi ba natin kilala sa Jesus. Hindi, sinasabi ngayon ang Panginoon sa Kristo na hindi. Dapat tayo ay magbago. Bakit? Dahil si Kristo ay bukal na muling nabuhay. Yun ang dapat na pagpaliwanag sa atin. Na huwag tayong pabalik sa ating dating maling bukal dahil si Jesus ay muling nabuhay. Kinakailangan natin patuloy na ipaalala natin sa ating sarili at sa ating kapwa sapagkat nakakalungkot man ang isipin ang aking kong kahinaan. Kaya gumapalong tayo sa dati nating maling ugali. Sabagat hindi malalo, hindi pa malalo magkakaroon ng pagkaunawa ng Kristo muling na buhay. Pero kinakailangan natin pagpapalit, kinakailangan natin pagpapalit yung ating pagpapalit na kailangan natin panggitin na si Kristo yung muling nabuhay. So, paano pangamalaka? Kulit ko ng pagkain, hindi ko isa ng buong kapat.
Ihudang natin ang aming lapat. Ano bang ibig sabihin ng ihudang natin ang aming lapat? Ay, isuko natin ang aming kalooban sa kalooban ng Diyos. Isuko natin ang aming kalooban sa kalooban ng Diyos. Kasi kung isa, sabi nga namin, kaya tayo bumabalik sa sabi natin ng ugali, pagigas na ating ulo. Ayaw namin isuko ang aming sarili ni Jesus. Yun ang muna parang patutusin. Kaya kung isa na sinasabi natin, ang hirap na namin ginagawa, si bakit? Pinagpililit natin ang aming kagustuhan. Laban sa kagustuhan ng Diyos. Eh kung nilusin ko, kung talaga may kagustuhan ng Diyos, hindi dapat natin problemahin. Bakit? Yung ang kagustuhan ng Diyos eh. Sumusunod lamang tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kaya kung hindi siya ng maraming tension, bakit? Ang sinusunod natin ay ang kagustuhan natin. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kaya natakala ko, ihulog mo ako. Ihulog mo ako. Kung siya sabi na natin, bakit hindi kami pagkakilos? Ayaw ko siya natin ihulog ang mga. Ayaw natin ihulog ang mga. Ayaw natin na si Jesus ang bumilos sa ating buha. Ay, sabi na natin, kapag sinabi natin na ihulog natin ang lapat, inayaan namin na na sa pag-uhulog natin ng lapat, alam na namin kapag tayo nag-uhulog ng lapat, ay minsan na rin ang maliwala sa pag-uhulog tayo ng mga. Pero pag ihulog ng lapat, pwede na yung lapat, pero kung mahuhuli na isda. E sabi niya, magdamag na, walang nahuli. E bakit ihulog ang lapat? E magdamag na walang nahuli, pero ngayon, kapag magdadaling araw na, tsaka mong ihulog ang lapat. Ibig sabihin, kami mga mamusta, alamanin kung kailangan mo yung hudyo ng lapat. Kung talaga pabasigyan mo natin yung panay, hindi nang panay mo kung kapal. Kaliwala mo, sa gawin ka na, umagdapag kayo yung mamusta. Wala kayo na hudyo, pagkatapos ay hindi lang magsasabi sa inyo na imulog mo na yung lapat sa inyo yung tanong. At makahulog ko na ng isda. Hindi po dito sa kaalaman ng buhay ng kayong mag-isda sa gamit ng hindi. Ngayon po, ngayon po kasi meron tayo yung technology na alin na ginagamit ngayon ng mga mag-isda. Yung mga mayroong kayamanan. Maliban po sa alis mismo sa karatakan. Alam mo siya po siya ng isda ng mga patuloy ng mag-isda kung saan mag-isda. Nakamagdabang nila. Pero ngayon, yung makabagong teknolohiya ay alin, mayroon mo silang sensor. Alam nila kung nasaan ang maraming isda. Walang kayoon ng panahon ni Jesus. At dahil ang maraming masabi natin na mayroon pa rin ngayon sa panahon ni Jesus, ay parang sinabi mo na wala ka mga sarapan na mayroon isda. Pero dahil sinabi ni Jesus na ihulog ko yung lapat. Dahil na kailang ihulog natin yung aking lapat. Sabi na namin kung isang bakit ay wala mo sa inyong lagawa. Kasi nga, hindi natin panghihulog ang ating lapat.
Ayaw natin itawag ang mga bagay na pagpakasarili. Ayaw natin ilaan ang ating sarili. Sa kagustuhan ng Diyos. Sino ba siya sa matin ng Diyos? Kung magkita ko natin, ang panahon ng isang matin. Yun lamang isang tao na nananamis na magiging isang Dominikano. Kahibat ang kapatira. Unknown. Sino na ang nangyala sa iyo? Wala. Bakit? Nasaan mo silang kumbento eh? Nasaan mo silang kumbento? Maraming nakakalangin sa kanila ng puso sa kanyang kumbento. Maraming magiging mga magulang. Ang ilan ng mga kaibigan. Wala. Pero bakit? Bakit siya lang yung ginagamit? Sige lamang. Ibinudog niyo ang kanyang kapat. Hinayaan niya kung ano yung kaluwagan ng Diyos ang maging ganita. Ano yun? Ang pag-alaga sa mga Diyosan. What is transpacting sa pag-alaga sa mga Diyosan? Wala. Alam niyo kasi sa seminary na inabawal kami ng formal doon nilalagay yung mga Diyosan maliban doon sa kwarto. Kung kayo ay mga kabilang sa mga militar, kaya sa inangawal ng mga hunggarman, kung malita po namin sa mga eskwela, kaya yung inangawal ng klinik, ganun tulog. Yun yung kanyang pinag-estation. Klinik. Wala kang tao-tao na maliban sa mga muslim. Yun ang kanyang spiritual area. Yung pagdagdag sa mga bisita, yung pagtulong sa mga bulubi, yun yung mga trabaho ng hindi ko tawagin mo natin ay hindi kaapit-apit. Pero bakit yung isang pamilya ngayon kasi hinihulong mo yung kanyang dapat. Yun ang gusto mo pinagawa sa kanyang kaya kanyang ginawa. Yun naman yung mahalaga. Yun yung mahalaga. Ano kaming gusto mong ipagawa sa ating Diyos? At hayaan namin na inulog natin yung ating lapat. Maaaring hindi namin gusto. Bumaari ka naman yung mga pinagawa mo sa gusto natin. Pero ano yung mahalaga? Ang ginagawa ko ay isang ayaw sa kalooban. Gusto mo man ito, o hindi. Kinakalagahan natin, marunong tayo magbulog ng lapat. Bakit? Bakit tumalang tayo sa Diyos? Bakit? Si Kristo ay muli na buhay. Everything can happen. Inulog mo lang ang iyong lapat. God will take so ito po yung itatawag natin sa harapan ng buong mapa. Sa patuloy ng paghihintay mo natin ngayong parang sa diagnosis na ito na huling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Diyos. Ulitin ko lang ulit. Una, we have to remind one another. We have to remind ourselves. Na wag tayong babalik sa dati natin kung gano'n. Kasi yun ang ating isa sa mga witness. Bumabalik tayo sa dati natin kung gano'n. Pangalawa, kinakailangan natin hilingin sa harapan ng Diyos na matuto tayo panghulo ng ating mga lapat.
si kalawat ang mga. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang mga halang at ilalang ito sa mga sa Panginoon. Sa katanawa ng Panginoon, pagpagaan sa iyong mga kamay, sa kapulang ng karangalan, sa ating kapalang kapakunabamanan sa mga sa mayayang banal. Manalangin ng pagmahal. Lubusin mo ang ginagawa ng pagpapalitan ng mga loko at ang aming mga halal. Upang aming mga kinay, hihiling ng bahagal ay mapalitan ang pag-anayos sa iyong mga ibay. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magkasawa ng mga halal. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Parapat na siya ng masalamat. Maraming makapagpagpagpagpagpagpagpag ng marapat ng ikaw ay aming masalamat. Ngayon, inanghiliwang ang paghahayo ng Mesiya sa maaaring ng paratulog sa aming lahat. Ang anak ng kanyang maaaring magdaling sa siya ang mga maamang sa kaparusahan upang mamatawad ang kasalanan ng isang nila. Sa pagkamatay niya sa pananagus, ang kamatayan ay kanyang buhay. Sa pagkabuhay niya bilang manlubos, pag-asa at pagkabuhay natin ng kami. Kaya ang isa ng mga anghel na nagsisiawan niya ang patuloy sa iyo ng manampay sa kanangkara, kami nagtuloy sa loob. Thank you.